Umalis ka na dito. Lumulubog na ang Pilipinas. Sa kabila ng hangaring makamta ng marami, ang isang masaganang kinabukasan para sa Pilipinas, isang masalimuot na katotohanan ang natuklasan ng mga eksperto na maaaring magdulot ng lungkot o takot sa ating lahat. Ito'y ang paglubog ng Pilipinas sa hinaharap. Paano ito mangyayari at mayroon ba tayong magagawa upang mapigilan ito? O sadyang tayong lahat ay parurusahan na ng inang kalikasan at ang Pilipinas ay maglalaho na sa mapa ng mundo? Sama-sama nating tuklasin at alamin ang mga kaalamang maaaring magbukas ng ating mga mata sa realidad na ito. Batay sa isang pag-aaral na inilabas ng Climate Central at inilathala sa Nature Communications Journal, sinasabing lulubog na ang pangunahing lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas pagdating ng 2050 dahil sa laganap na coastal flooding sa buong mundo. Sa isang screening tool na ibinigay ng Climate Central, ipinakita na maaaring maapektuhan ng coastal flooding ang ilang mga lungsod sa Metro Manila tulad ng Manila, Navotas, Malabon at Pasay pagdating ng 2050. Sa Central Luzon, ang Bulacan ay tila nalalapit din sa panganib na lumubog sa tubig sa parehong panahon. Sa Visayas, ilang lugar tulad ng Calibo, Aklan at Rojas City sa Capiz ay maaaring lumubog din dahil sa coastal flooding. Sa Mindanao naman, may panganib din sa Cotabato City pati na rin sa mga lugar tulad ng Datupiang at Northern Kabuntan sa Maguindanao. Ang populasyon ng Pilipinas ay patuloy na lumalaki at pumalo na ito sa halos 114 million at ito ay maaaring ihalintulad sa isang plato na nasa tubig. Ang plato tulad ng populasyon ay steady sa una. Gayon din, kung dadagdagan mo ito ng maraming bagay, maaaring lumubog ito. Sa Pilipinas, mas maraming tao ay nangangahulugang mas maraming pangangailangan sa lupa, tubig at iba pang likas na yaman. Ang paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng pagtaas ng demand para sa mga ito. Kapag hindi ito maayos na na-address, maaaring magkaroon ng mabigat na epekto sa ekolohiya at kalusugan ng bansa, tulad ng plato na lumulubog kapag sobra-sobra ang idinadagdag na bigat. Ang level ng tubig sa karagatan ay bumibilis ang pagtaas. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, ang bilis ng pagtaas nito ay more than doubled mula 0.06 pulgada o 1.4 millimeters. Taon-taon noong bandang ika-20 siglo hanggang 0.14 pulgada o 3.6 millimeters kada taon mula 2006 hanggang 2015. Batay sa mga pagsusuri ng NOAA, inaasahan na tataas ang level ng tubig sa karagatan nang hindi bababa sa isang talampakan o 0.3 meters. Mula sa antas noong 2000 pagdating ng simula ng susunod na siglo, samantalang ine-estimate ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change na tataas ito ng 16 hanggang 25 na pulgada o 40 at 63 na sentimetro sa pagitan ng 2000 at 2100. Kung tatagal itong pagtaas ng antas ng karagatan sa ganitong level, maaaring magdulot ito ng malubhang pinsala sa buong mundo. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019, hanggang 250 milyong katao na kabilang ang lahat ng kontinente ay maaaring direktang maapektuhan pagdating ng 2100. Hindi lamang Pilipinas ang humaharap sa malaking pagsubok na ito sapagkat gaya ng sinabi kanina, apektado ang lahat ng kontinente dahil ito ay isang global environmental crisis. Sa ibang mga bansa kagaya ng Estados Unidos, itinuro bilang isang dahilan ng pagguho ng condominium sa Surfside, Florida noong 2021 ang pagtaas ng antas ng tubig sa karagatan kung saan nasawi ang 98 na mga buhay. Sa tabi naman ng baybayan ng Virginia, isang buong bayan na sa Tangier Island ang lumulubog sa ilalim ng alon dahil sa erosion at pagtaas ng antas ng tubig sa karagatan. Sa Mumbai naman na lumulubog ng hanggang 0.8 sentimetro bawat taon ay lalong nakakaranas ng panganib mula sa pag-apaw ng tubig sa baybayin pati na rin mula sa pag-ulan na lalong lumalala. Taon-taon sa panahon ng tag-ulan, ang pinansyal na kapital ng India ay lubhang apektado. Ayon sa kamakailang pagsusuri ng panganib, may halos 2,500 na gusali sa lungsod ang maaaring masira dahil dito. Sa kabilang dako naman, ang Indonesia ay nagpaplano na ilipat ang kanilang kabisera
sa Nusantara sapagkat tuloy-tuloy pa rin ang paglubog ng Jakarta ang kasalukuyang kabisera nito. Kabilang din sa mga syudad na tuluyan nalulubog sa 250 ay ang Bangkok sa Thailand, Ho Chi Minh sa Vietnam at marami pang iba. Ngunit mas nakakatakot na malaman na ayon sa ilang mga pag-aaral, maaaring mas mabawasan pa ang pagbilang ng taon kung kailan lulubog ang mga lugar na ito. Sapagkat kung hindi mapipigilan ang pagtaas ng antas ng tubig ay tiyak na lulubog na ang lahat pagdating pa lamang ng 2030 at kung bibilangan ito sa ngayon, mahigit 6 na taon na lamang ang ating iniintay at ang Pilipinas ay pwedeng maglaho na. Isa sa mga itinuturong dahilan sa ating bansa ay ang land reclamation. Ang land reclamation ay isang proseso kung saan nililika o pina-flat ang karagatan o mababaw na bahagi ng tubig upang gawing lupa. Karaniwang ginagamit ito para sa pag-expand ang lupaing tinitirhan, industrial na proyekto o pangangailangan komersyal sa pamamagitan ng pagdadagdag ng lupa sa tabi ng karagatan o ilog, nabubuo ang bagong espasyo na maaaring gamitin para sa iba't ibang layunin tulad ng pagtatayo ng gusali, daungan o iba pang infrastruktura. Halimbawa sa land reclamation ay ang proyektong ginamit para sa pagtatayo ng Mall of Asia sa Pilipinas at ang pag-extend pa nito ng 300 hectare kung saan nilika ang karagdagang lupa sa Manila Bay para sa pangangailangang komersyal at rekreasyon. Hindi lamang ito matinding pasakit sa mga mangingisda sa pagkamatay ng kanilang mga isda, kundi malaki ang epekto nito sa paglubog ng Maynila na itinuturing na bilang one of the fastest sinking cities sa mundo. Ganunpaman, hindi lamang SM companies ang gumagawa nito, ngunit maging ang ibang kumpanya katulad ng Pogo sa Cavite na tinatayuan ang mga artificial islands na lubos na sumisira sa pressure ng tubig sa ilalim natin. Isa pa sa mga sinasabing dahilan ay ang over-extraction ng groundwater kung saan ay sinisipsip ang tubig sa ilalim ng lupa na mas mabilis kaysa natural na rate ng pag-akumula o pag-replenish nito. Isang halimbawa nito sa Pilipinas ay sa Metro Manila na naman. Ang natural na mga proseso ng geological ay maaaring maging dahilan din ng paglubog ng isang lungsod. Isa itong kategorya ng pangyayari kung saan ang aktibidad ng lupa tulad ng paggalaw ng plate sa ilalim ng lupa o ang pag-akyat at pag-ibaba ng lupa ay maaaring magdulot ng pagbabago sa taas ng lupa. Halimbawa nito ay ang pag-iral ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire kung saan ang serye ng mga pagyanig at iba pang pangyayari sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa pagbaba o pagtaas ng lupa sa ilalim ng isang lugar. Ang urbanisasyon o malalaking infrastruktura ay isang rason din sa pangalan nito. Ang urbanisasyon ay tumutukoy sa masigla at mabilis na pag-unlad ng mga urban places, habang ang malalaking infrastruktura naman ay naglalarawan ng mga matataas at masusing konstruksyon sa ilalim nito. Ang dalawang ito ay nakakatulong sa pangangailangan ng tao para sa tirahan at trabaho. Ngunit maaari rin itong magdulot ng paglubog ng lupa. Sa urbanisasyon, ang malalaking gusali at kalsada ay nagbibigay dagdag sa bigat sa lupa. Ito ay nagre-resulta sa land subsidence o paglubog dahil sa sobra-sobrang bigat ng mga estruktura. Halimbawa, ang mabilis na urbanisasyon sa Metro Manila ay nagdudulot ng malaking pressure sa lupa na nagre-resulta sa pagbaba ng antas nito. Ang malalaking infrastruktura tulad ng mga dam at tulay ay maaaring magdulot din ng paglubog. Sa pamamagitan ng pagbabago ng natural na daloy ng tubig, maaaring maganap ang pagguho ng lupa sa ilalim ng mga estruktura na ito. Isang halimbawa ay ang pagtatayo ng dam sa isang river basin na maaaring magdulot ng paglubog sa kalapit na lugar dahil sa pagkakaroon ng mas mabigat na lupa at tubig. Ang pagtaas ng antas ng karagatan na sanhi ng pagkatunaw ng yelo sa Arctic at Antarctica ay naglalagay ng mga lungsod sa panganib ng paglubog. Ang pangunahing dahilan nito ay ang pagbabago ng klima kung saan ang pag-init ng mundo, dulot ng pagsusunog ng fossil fuels at masamang paggamit ng kalikasan ay nagdudulot ng mas mabilis na pagtaas ng antas ng karagatan. Ang prosesong ito ay tinatawag na sea level rise. Kapag ang mga yelong dating nakakapigil sa pag-akyat ng tubig ay natutunaw, nagre-resulta ito ng pag-usbong ng karagatan at pagbabara ng mga ilog na nagdudulot ng pagbaha at paglubog ng mga coastal areas.
Isang halimbawa ng epekto nito sa Pilipinas ay ang pagtaas ng karagatan sa mga baybayin ng Visayas at Mindanao. Ang pag-unlad ng sea level rise ay maaaring magkaroon ng malapit na epekto sa mga komunidad na nasa tabi ng karagatan, kung saan maaaring mawala ng lupa ang mga pook tirahan at maging sanhi ng pagkawasak ng imprastruktura. Ang river delta sedimentation ay isang pangunahing dahilan din kung bakit bumabagsak ang ilang lungsod. Ang sedimentasyon ay nagaganap kapag ang mga sedimento o lupa mula sa ilog ay naiipon sa delta nito, na maaaring magdulot ng mga pag-angat ng antas ng lupa sa paligid. Sa kalaunan, ang prosesong ito ay maaaring maging sanhi ng pagsadsad ng lupa, lalo na kapag may mga karagatan o tabing dagat malapit sa delta. Ang mga pabrika, agrikultura o urbanisasyon ay maaaring magdagdag sedimentasyon dahil sa pagdala ng labis na lupa mula sa kaharian ng tubig patungo sa baybayin. Halimbawa nito ay ang delta ng Ilog Pasig sa Maynila, kung saan ang pag-usbong ng industrialisasyon at urbanisasyon ay nagdudulot ng pagsadsad ng lupa sa inaharap. Sa dinarami-rami ng mga rason na ito, gaano karami kaya ang pwede nating magawa, mga kaalam? May iba't ibang solusyon para pigilan ang paglubog ng mga lungsod at ilan sa mga ito ay moderno at teknolohikal. Isang paraan ay paggamit ng groundwater management, kung saan iniiwasan o minomonitor ang sobra-sobrang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Halimbawa, ang Tokyo sa Japan ay gumagamit ng advanced na sistema ng groundwater management upang maiwasan ang subsidence. Isa pang solusyon ay ang land subsidence monitoring gamit ang teknolohiya tulad ng satellite imaging at ground sensors. Ang ganitong sistema ay makakatulong sa pagtukoy ng mga lupa na may mataas na panganib ng subsidence. Halimbawa, sa Venice, Italy, ang satellite technology ay ginagamit upang bantayan ang pag-akyat at pagbaba ng lupa sa lungsod. Ang green infrastructure o pagtatayo ng mga parke, halamanan at iba pang natural na elemento ay maaaring maging solusyon din. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pag-absorb ng tubig, pagkontrol ng pag-alo ng tubig at pagpapababa ng panganib ng subsidence. Halimbawa, sa Singapore, ang green spaces at rooftop gardens ay bahagi ng kanilang approach para sustainable urban development. Sa pag-unlad ng teknolohiya, ang smart city planning ay nagiging isang modernong solusyon din. Ito ay naglalaman ng paggamit ng data analytics sensors at iba pang advanced na teknolohiya upang mamonitor at mamanage ang mga pangunahing issue tulad ng tubig, enerhiya at infrastruktura. Isang halimbawa ay ang Amsterdam sa Netherlands na ginagamit ng smart city technologies upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga tulay at estruktura. Karamihan sa mga solusyong iyon ay dapat gagawin ng gobyerno. Tayo namang bilang mga individual at Pilipino ay may mga paraan na maaaring gawin upang makatulong sa pagpigil ng paglubog ng mga syudad. Conservation ng tubig, pagtitipid sa paggamit ng tubig sa pang-araw-araw na gawain tulad ng paglilinis at paliligo, pagsusuri sa pagtatapo ng basura, pag-segregate ng basura para sa tamang recycling at pag-audit ng sariling consumption para sa mas kaunting waste. Pagtatanim ng halaman, pagtatanim ng mga puno at halaman sa mga urban area para makatulong sa pag-absorb ng tubig, pagpabababa ng temperatura at pag-support sa kalikasan. Pagsuporta sa green initiatives, pagsuporta sa mga proyektong pangkalikasan at pagtangkilik sa mga produkto na sumusunod sa eco-friendly na pamantayan. Pagbawas sa carbon footprint, paggamit ng mga mas efficient na transportasyon tulad ng pagsakay sa bisikleta o pagsasakay ng mas maraming tao sa isang sasakyan para makatulong sa pagbawas ng carbon footprint. Pakikiisa sa community initiatives, pakikiisa sa lokal na proyektong naglalayong mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng komunidad tulad ng paglilinis ng estero at pagsasagawa ng tree planting activities. Pag-audit ng konsumo, pagsusuri sa sariling lifestyle at konsumo ng enerhiya at magkaroon ng mas sustainable na pamumuhay. Huli ay ang edukasyon, pagsusuri at pag-aaral tungkol sa environmental issues at pagpapalaganap ng kaalaman sa ibang tao, partikular sa issue natin ngayon na pagtaas ng level ng tubig na nagdudulot ng paglubog ng ating mga kalupaan. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito,
maaari tayong makatulong sa pagpapabagal ng paglubog ng mga syudad at pagsuporta sa pangangalaga sa kalikasan. Sa pangkalahatan, ang pagtutok sa sustainable urban development at ang pagsasanay ng mga inobatikong praktika sa pangasiwa ng kalikasan ay mahalaga para mapigilan ang paglubog ng mga lungsod. Ang mga moderno at teknolohikal na solusyon ay nagbibigay ng mga tool para makamit ito sa mas mabisang paraan. Sa pagtingin sa hamon ng paglubog ng Pilipinas, mahalaga ang pangunawa at kooperasyon mula sa bawat sektor ng lipunan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan. Kinakailangan ang masusing plano at pagsasanay sa pangangalaga sa kalikasan. Ang mga hakbang na maaaring gawin ng bawat isa ay mahalaga sa pagsasabuhay ng pagbabago. Kabilang dito ang wastong pangangasiwa sa likas na yaman, pagsusulong ng eco-friendly na pamumuhay at aktibong pakikisa sa mga proyektong nakatuon sa climate resilience at disaster preparedness. Kaalam, naniniwala ka bang lulubog ang Pilipinas? Ano-ano pa sa tingin mo ang pwede nating gawin upang hindi ito matuloy? Kaalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free e-books na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.